Ang topic natin on Friday at 10 a.m. is the EJK, no? Para ma-wrap up na natin itong EJK. Kasi, yun nga, sunod-sunod lumalabas kasi mga witnesses, no? At dahil dito, mukhang merong mga developments na mangyayari. Issue sa extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte ang pagtutuunan ng pansin ng House Quadruple Committee o QuadCom sa susunod nitong pagdinig. Nakatakda ang ikawalong public hearing ng QuadCom sa Biyernes, October 11. Natuwa ang QuadCom sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong dumalo sa pagdinig kung maiimbitahan sa umani kaugnayan nito sa extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga mambabatas, hindi nila inaasahan ang gagawing pagharap ng dating presidente sa pagdinig. I'm so glad na naging open si dating Pangulo natin to attend the hearing. No? But at this point in time, I don't think we're going to invite him sapagkat napakarami nang iimbitahan namin. Although kasi itong ating mga list of invited resource persons for Friday, ito ay naisip na namin about a week ago. So, at marami pa namang mga susunod na pwede nating maimbitahan. Ayon naman kay Representative Barbers, kung pahihintulutan nilang humarap sa pagdinig, ang lahat ng nagpaabot ng willingness o kahandaang tumestigo sa EJ case, baka abuti ng 20th Congress ang QuadCom hearings. Subalit bilin sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez, maging masusi sa investigasyon at tiyaking may mga panukalang batas na mabubuo upang tugunan ang issue sa EJ case, gayon din sa suliranin sa illegal drug trade at illegal pogos. Hanggat maaari rin, kailangang matapos ang QuadCom investigation sa adjournment ng 19th Congress. Ang instruction sa amin ni Speaker ay to be thorough about the investigation to make sure that merong mapoproduce na remedial legislation. Kung kayangin na matapos ito bago umabot sa adjournment naman ng Congress. Samantala, ayon kay Congressman Barbers, nakakita na umano ng probable cause ang Department of Justice upang magsampa ng kaso laban kina dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at National Police Commissioner Edilberto Leonardo. Kaugnay ito ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga noong 2020. I think the DOJ has already found probable cause to initiate the filing of criminal charges against Leonardo. So, yun ang pagkakaalam ko. Sina Garma at Leonardo ang itinuro ng whistleblower na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na nagbigay ng kill order laban sa abogado at retiradong general na miyembro ng PMA class of 1983 dahil sa umunay koneksyon sa operasyon ng illegal na droga. Subalit lumalabas sa investigasyong ipinapatay ang abogado dahil sa nalalaman nitong katiwalian at irregularidad sa PCSO sa ilalim umano ng pamumuno ni Garma. Inihayag ito sa uling pagdinig ng QuadCom noong September 27, 2024. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.